Umaabot na ng kilometro ang pila ng mga container van papasok ng port area sa Maynila. Sabi ng mga trucker, 2,000 container vans na lang ang nailalabas sa Port of Manila sa bawat 5,000 ibinababa sa mga barko. Ang port natin is grinding to a halt. Ibig sabihin, 100% utilization na siya. Hindi na tayo makapag-pull out ng mga containers. No? Nakapila na yung mga barko. If this continues for a few more days or a week, we will reach a crisis talaga. Baka raw nakakalimutan ng gobyernong 80% ng imported goods ang dumaraan sa Port of Manila. Ilang beses na raw silang nagbanta sa kahihinatnan ng port congestion na ito. They should expect by next week, trucking industry is dead. Ilang dialogo na raw ang ginawa nila sa gobyerno pero wala raw aksyon. Ano ang maganda gagawin natin para po titigil pasada? Talagang kusa tayong titigil. Dahil ang mga empty container, hatak-hatak pa po natin. Ang itinutulak nilang solusyon ay obligahin ng foreign shipping lines na magtayo ng sariling container yard sa labas ng Metro Manila para hindi sila nagsisiksikan sa Port of Manila. Inaabot daw sila ng 4 na araw sa pila para lang makapasok sa port area. Palalalain din daw ang kondisyon sa pantalan ng administrative order ng Pangulo na humihikayat ng tariff-free importation ng agricultural products para labanan ang mataas na inflation rate ngayon. Whatever good intentions the executive order might have, in the end, effectively, it will be nullified kung ganito ang kondisyon natin sa pantalan at sa ating trucking industry. Kung mayroong 25 barko na nakapila dyan, at meron dadating na 5 for that purpose, yung agricultural importation. At since priority yan, most likely, mapaprioritize yung 5 barko na yan before the 25. So it will create additional delays. Magpapasko pa naman kung hindi raw ito masasolusyonan. Baka magtaas lalo ang presyo ng imported products.